Ang kwento ng pamilya ni Roxby Zeba. Kasigiru! Aitsu wa pika! Sa! Waga family ni tatetsuku mono tachi wa! Bago patuluyang ipinakilala si Roxby Zeba bilang karakter sa One Piece ay naisip ko na isa siyang mahirap na kalaban at malupit na pirate. Siya ang original na high class na pirate sa New World. Bago pa man naging sikat itong si Goldie Roger, si Roxby Zeba ang nagsimula ng bagong pirate era, na kung saan puro pagnanakaw, pagpatay, away at gyera ang namumuhay sa karagatan. Noon ay nakilala rin siya sa pangalang Red Red Zeba. Isang araw ay nagdesisyon siya na ipunin ang mga top tier at mga badass na mga pirate. At nabuo ang Davy Backfight. At siya ang nakilala bilang top tier sa mga pirata na naroon sa paglalaban na iyon. Natalo niya si Kaido sa isang drinking contest. Natalo niya si Big Mom sa isang eating contest. Natalo niya si Whitebeard sa isang paglalaban. Pinatunayan ni Roxby Zeba na siya ang pinakamalakas sa lahat at sa buong mundo ng One Piece. At itinatag niya ang Rock Pirates. Ang kanyang mga crew ay nakilala sa kanilang mga mapangahas at masasamang layunin. Ang kanilang malahalimaw na kalakasan ay nagtapos noong lumabas ang katulad ni Goldie Roger, Rayleigh, Mihawk, Garp, Sengoku, Dragon at iba pang bago at batang mga pirates pati maging ang mga marines. Sabihin na natin na ang taon ni Rock ay patanda na at malapit na siyang mawala sa mundo. Kaya't siya ay nagkaroon ng isang relasyon sa isang babae, sa isang celestial dragon na babae. Pero ang babaeng ito ay nagtago, dahil kung malalaman ng mga pirata ay tiyak na hahabulin siya, dala-dala niya ang kanilang anak. Nalaman ni Rox na ang kanyang nakarelasyon na babae ay nagpunta sa God Valley. At siya ay nagpunta doon para malaman din ang sikreto ng islang iyon. Hindi alam ni Rox na naroon din si Monkey D. Garp. At sa oras na iyon ay ipinanganak din si Monkey D. Dragon. Tinulungan ni Monkey D. Garp ang babae na Celestial Dragon dahil siya ay nagdadalang tao. Si Goldie Roger ay naroon din sa lugar na iyon dahil gusto din niyang malaman ang sikreto na nakapalibot sa isla ng God Valley. At wala siyang interes sa mga Celestial Dragons. Dito na noong nagpakita si Roxby Zeba, kasama ang kanyang mga crew at inatake nila ang sinuman para makuha ang kanyang anak. Sa laban ng ito, si Whitebeard na isa sa kanyang crew ay nagtraidor sa kanya. Si Roger at Garp na nasa God Valley ay nag-team up at napatay nila si Rox. Sa kapangyarihan ni Whitebeard na lindol ay inilubog niya ang buong isla ng God Valley, sa pinakamalalim na lugar sa karagatan. Sabihin na din natin na tinulungan ni Roger na maligtas ang pamilya ni Rox. Sa kasamaang palad ay namatay ang babae na Celestial Dragon na nakarelasyon ni Roxby Zeba. Ang bata naman ay nakuha ni Roger at inalagaan niya ito, at wala pa itong pangalan. Sa kabutihan ni Goldie Roger ay kinuha niya ang bata, at pinalaki niya ito bilang kanyang apprentice sa kanyang barko na Oro Jackson. Pinalaki niya ito bilang isang malaya at isang pirate. Isang bata na mayroong integridad at uunahin ang kanyang mga nakama o kaibigan. Higit pa sa anumang lakas o kapangyarihan. Ang bata ngang ito ay si Shanks. Siya ay lumaki na iniidolo ang hari ng mga pirate na si Goldie Roger. At itinuturing na niya itong tatay. Alam na alam ni Shanks kung saan siya nanggaling at kung sino ang kanyang pamilya. Kaya ay sinisiguro niya na naibaon na sa limot ang tungkol kay Rox at talagang sikreto lamang ito. Kaunti lamang ang nakakaalam tungkol sa lihim na ito katulad ni Garp, Goldie Roger, Rox, Monkey D. Dragon, Kaido, Big Mom at Shiki. Ang World Government naman ay maingat kay Shanks. Dahil alam din nila ang tungkol sa kanya. Alam nila kung sino ang kanyang tatay. At ang potensyal na mangyayari sa isyung ito. Alam nila kung gaano kabagsik si Roxby Zeba. Halos pareho lang sila, maliban nga lang sa buhok na kung saan pula ang buhok ni Shanks na maaaring indikasyon na mayroong pulang buhok din ang Celestial Dragon na nakarelasyon ni Roxby Zeba. Sa kabilang banda naman ay idolo ni Blackbeard itong si Roxby Zeba at gusto niyang makamit lahat ng kanyang naisin.
Nais ni Blackbeard ang legacy na makuha niya. Kaya nung nalaman niya na ayaw matulad ni Shanks ang mga gawain ng kanyang tatay ay nainsulto itong si Blackbeard. At doon na sila nag-away at dito na rin nagkaroon ng score itong si Shanks. Ang Jolly Roger ni Blackbeard ay tinatawag na Saber of Devok. Kaya ay siguradong may connection tayo doon. Kung ano man ang Devil Fruit ni Rox ay hindi pa natin sigurado. Mahirap din magsabi pero maaaring ito ay ang Yummy Yummy no Mi. Ang eksplanasyon ay ganito. Ang Gumu Gumu no Mi at ang Yummy Yummy no Mi ay halos magkapareho sa kulay at ang disenyo. Maliban na lang sa korte nila. Napagkamalan siguro ni Shanks na ang hawak niyang Devil Fruit ay ang Yummy Yummy no Mi dahil nga halos magkapareho ang mga ito. Naisip din ni Shanks na hinahanap talaga ni Blackbeard ang Yummy Yummy no Mi. Kaya ay maaari niya sanang gawing prank na ang Gumu Gumu no Mi na Devil Fruit ay nasa kanya, kung hindi lang nakain ni Luffy. Sa totoo lang, may malaking problema itong si Blackbeard. Dahil na din sa mga iba't ibang mga theory na sinasabi ng mga fans at theory creator. Dahil sa maaari siyang kumain ng tatlong Devil Fruits. At posible talaga itong mangyari. Balikan natin sa panahon ni Rox. Maaari niyang gawin ng Three Colors of Haki. Isama na ang lakas ng kanyang Devil Fruit. Kaya ay masasabi natin na invisible talaga itong si Rox D. Devok. Kaya ay nasa top of the pile siya. Ngayon, may potensyal itong si Blackbeard na gawin ang tatlong form ng Haki. At makakuha ng tatlong Devil Fruit. Imagine na napakalakas nga nitong si Blackbeard kapag makakapag-practice lang siya ng mabuti. At kung nangyari iyon ay unstoppable na siya at siguradong alam na alam ni Shanks iyon. Naisip ko din na si Rox at Blackbeard ay half-brothers. Silang dalawa ay anak ni Rox D. Devok. Pero sa ibang mga nanay, aksidente lang ang pagkabuhay ni Blackbeard dahil mahirap ang kanyang nanay. Siya ay nabuhay sa isang mahirap na lugar at mahirap na pamilya. Samantala si Shanks ay nabuhay at ipinanganak sa God Valley. At mayroong napakagandang plano si Oda sa kanya. Kaya siguro ay alam din ni Blackbeard ang tungkol dito. Kaya ay ayaw na ayaw niya si Shanks. Siguro nga ay ganoon ang nangyari. Tandaan ninyo na ito lamang ay isang theory no Mi. Enjoy, like, comment, and subscribe mga kapika.